kukunin na ninyo ang lahat ng gusto ninyo. At umalis na kayo. Sige. Huwag kami madaliin. Kailangan din namin ang babae sa aming kuna. Kaya kunin ninyo ang babae. Sige, bilisan nyo! Abawas! Hindi. Huwag din niyong pakialaman ang asawa ko. Kapapanganak lang niya! Ha, wala akong pakialam. Kung anong gusto ko, yun ang masusunod. Kung ano-ano yan! Ideolohiya! Sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Ideolohiya! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Ideolohiya! Roland, ano yung mga putok na narinig ko? May mga umatake ba na mga rebelde? Wala yun. Naitaboy na namin sila. Kaya lang, di pwede na dito tayo ang gagawin na pagpapagamot sa mga tao. Lilipat tayo ngayon at tumawag na ako ng backup sa mga kasama dito sa lugar na ito. At parating na sila. Kung ganun, isakay na natin ang mga kagamitan at mga gamot. Hindi pwedeng magtagal tayo dito. Baka bumalik sila at humingi din sila ng tulong sa mga kasamahan nila. Naisip ko na rin yan. Kaya maghanda na tayo na bumiyahe sa kabilang barangay na malapit sa bayan. O ano? Sinabi mo na ba sa mga kasama kong doktor at nurse na lilipat na tayo? Oo, Sibi Minda. At naisakay na ng mga kasama ko ang lahat ng mga gamit at mga gamot. Oh, ano yun? Ha? Bumalik ang mga kasama ng mga rebelde? Paano na ngayon? Huwag kang mag-alala. Siguradong ang mga nakikwento nila ay ang mga backup namin. At naka-alerto ang mga kasama ko dito. Kaya walang problema. Ay, si Lida. Sana di mabalitaan ni Senyor ang nangyaring pagsalakay ng mga rebelde sa grupo ng doktor at nurse na kasama si Roland. Bakit, Aling Paula? Meron bang masamang nangyari kay Roland? Ay, wala naman. Sana kako ay di na malaman ni Senyor para di na siya magka-problema. Ha? Ano ngayon ang gagawin natin? Sabihin ba natin kay Senyor? Huwag na dating pakialaman yan. Bahala na si Senyor kung malaman niya o hindi. Basta huwag ka nang magsalita. Imposibleng hindi malaman ni Senyor. Sigurado na laman ng payagan ang balitang yun. Sigurado yun. At mag-aalala na naman si Senyor. At malulungkot siya. Oo naman, Aling Paula. Kaya dapat natin alalayan si Senyor. Bakit ba ganyan ang mga nangyayari? Laging nasa panganib ang buhay ni Roland. Yun ang ayaw mangyari ni Senyor sa kanyang anak. Wala namang magawa si Senyor para pigilin si Roland sa gusto niya. Kaya dapat, hayaan lang ni Senyor si Roland dahil alam ni Roland ang kanyang gagawin. Ha?
Marami ang nasugatan sa mga kasama ni Eloy. Ano bang nangyari, Aling Tasing? Ay, nakasagupa daw nila yung mga sundalo na pumunta doon sa medical mission. Paanong nalaman ng mga sundalo na rebelde sila? Nakita sila na may dalang armas, kaya pinasusuko sila. Pero lumaban sila. Ganun ba? Paano ba yan? Meron ba silang gamot para sa mga nasugatan? Ang alam ko ay kunti na yung natira. Kaya siguradong kailangan pa nila ng gamot. At sinang pong kukuha ng gamot para sa mga nasugatan, Aling Tasing? Meron silang kasama na naninirahan sa isang barangay na malapit sa bayan. Yun ang bibili ng gamot nila. Ay, di mabuti. Para di naman mahirapan yung mga nasugatan. At di sila ma-infection sa mga sugat nila. Ay, ito na nga ba ang sinasabi ko? Batigas kasi ang ulo lang aking anak. Di na naawa sa mga kasama niyang napapahama. Ang inaalala ko ay ang pamilya ng mga nasugatan. Sino po ba ang bumubuhay sa kanila? Ang mga asawa nila ay may hanap buhay. Kaya di na problema ang mga pamilya nila. Paula, pagkikuha mo yung gamot ko sa kwarto ko, langhihina ulit ako. Sige na. Diba sinabi ko sa inyo, senior, na di pa ninyo kaya ang magtrabaho? Hindi yun ang dahilan kung bakit nagkakaganito ako, Paula. Ha? Bakit po ba, senior? Meron bang problema sa mga negosyo ninyo? Wala naman. Pero ang totoo may umatake na namang mga rebelde sa pinuntahan ni Nalola na lugar. Kaya nag-aalala ko. Saan po ba sila pumunta? At ano na ang nangyari kay Roland Senior? Sumama siya sa medical mission. Mabuti na lamang at walang nangyaring masama sa kanila. Ayun pala, senior. Di huwag na kayong mag-alala at huwag na kayong magproblema tungkol kay Roland. Hindi mo naman maialis sa akin, Paula, ang nararamdaman ko. Isa lang si Roland. At ayaw kong may masamang mangyari sa kanya. At ayaw kong masasaktan siya. Senyor, huwag po kayong malungkot. Kasi ligtas din si Roland. Pero lagi akong nag-aalala at natatakot. Baka kung mapaano si Roland. Alam mo naman na mahal na mahal ko siya at itinuturing kong parang tunay kong anak. Dahil siya ang nagbigay ng kulay sa aking buhay. Sa bagay, malaki ang sakripisyo ninyo para sa pagpapalaki kay Roland. Lahat ng kaginhawaan ay kanyang nakabit dahil sa inyo. Kaya ang masasabi ko, basta ipanatag ninyo ang inyong kalooban at isipin ninyo lagi na maging ligtas si Roland. Nagngingit-ngit sa galit si Eloy dahil wala silang napala sa pagganti sana dahil dumating ang backup ng mga sundalo. Kaya umatras na lang sila at marami pa ang nasugatan sa kanila. Kaya kailangan nila ang mga gamot
Pero, saan na sila kukuha ng mga gamot para sa mga nasugatan? Kung bakit kasi ginulo nila ang pagsiservisyo ng mga doktor at nurse. Di sana nakakuha sila ng mga gamot. Ang gusto nila ay pilitin na kunin ang mga gamot. Pero hindi nila alam na maraming mga sundalo ang nagkalat doon para protektahan ang mga nurse at doktor at ang mga tao. Kaya di na itinuloy ang ikalawang araw na pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga may sakit. Mali ang kanilang diskarte ng mga kasama ni Eloy para makakuha lang ng gamot na dala ng grupo. Akala ko, Aling Paula, ay di na malalaman ni Senyor ang nangyari kay Roland. Ay, meron bang ganong pangyayari na di kakalat agad? Malaking balita yon sa radyo at TV. Kaya di yon maililihim kay Senyor. Sabagay, doon sa lugar na yon, may mga media. Kaya yun, nanghina agad si Senyor nang malaman ang balita. Ay, syempre. Sino ba naman ang di matatakot sa ganong pangyayari? Buhay ang nakataya. At di nila inaasahan yon na lulusob ang mga rebelde doon sa kanilang kinaroroonan ni Narolan. At nabigla si Senyor, eh ganun. Mabuti naman at di napahamak si Roland. Kaya nanghina si Senyor dahil nasundan uli ang paglusob ng mga rebelde. Doon na kaya ang sasabi ni Senyor kay Roland? Kasi yung pangamba ni Senyor ay nangyari na naman. Sa palagay ninyo, Aling Paula, mapigilan ni Senyor sa pagsusundalo si Roland? Alam mo si Lida, matapang si Roland. Di mo agad mapasuko. Kahit buhay niya ay manganib, parang wala lang sa kanya. Ay, ang daming dahilan ni Senyor para din niya ituloy ang kanyang trabaho bilang sundalo. Pero, hindi pumayag si Roland. Oo nga si Linda. Kahit sinabi ni Senyor na mahina na siya, meron siyang sakit. At kung ano-ano pa, ay di umepekto kay Roland. Kaya hindi na umimik si Senyor. Sumang-ayon na lang sa gusto ni Roland. Para di sila mag-away na mag-ama. Kasi, ipinipilit ni Roland ang kanyang gusto. Kaya baon na lang si Senyor sa kanyang pangarap ni Roland. Alam mo ba, Salud? Marami daw na pagtanungan yung kaibigan ko doon. Pero ayaw daw nilang magsalita. At parang natatakot sila. Ay, anong ibig mong sabihin? Sila ba ay grupo ng maimpluensya? Kaya di sila pwedeng magsalita kung meron silang tinatago? Eh, takot daw sila na magsabi. Baka balikan daw sila. Kung gano'n, may sikreto pala ang pamilya na yon. Eh, pero sabi ng kaibigan ko, gagawin niya ang lahat para matuklasan kung bakit takot ang mga tao sa kanila. Ay, ano kayang dapat nating gawin upang malaman ang totoo? Eh, parang naiintriga ako sa pamilya na yon. Mas lalo lang masalimuot pala kung kailan magsisimula ka na magtanong, saka naman lumabas ang problema na yan. Eh, madali na, Sarah, dahil may tutulong sa akin. Pero
may humadlang naman. Eh, bakit naman kaya tinitikis tayo ng tadhana? Ay, wala tayong magagawa. Kung di magtiis at maghintay. At sana ay may mapapala tayo sa ating mga ginagawa para makita ang mga apo natin. Eh, ewan ko ba. Nang hinatuloy ako sa aking nalaman. Eh, meron na sana akong malalaman sa amin. Eh, naudlod pa. Eh, ano kayang paraan ang aming gagawin para malutas ang problema namin sa aming mga apo at sipilan? Dadalhin ni tatay yung mga gamot na kinuha niya sa akin. Sabi niya, may nadiskrasya at kailangan ng gamot para di ma-impeksyon ng sugat. Ang dami naman ang kinuha ni tatay. Di man lang ako sinama para makita ko ang mga sugatan. Baka makatulong pa ako sa kanila. Pero bakit ayaw ni tatay? Kasi malayo daw yun. Baka di ko daw kayanin ang maglakad ng malayo. At saka may mga bulubundukin daw na dadaanan. Ay nako, hindi ko maintindihan si tatay. Sino ba yung mga tinutulungan niya? Na di man lang masabi sa akin. Si tatay talaga, oo, di ko maintindihan. Ay, kaya sundin ko na lang kaya ang gusto ni tatay. Sa ganun, hindi siya magalit sa akin. Aling Paula, ano kayang palusot ni Senyor para hindi na bumalik sa trabaho si Roland? Ewan ko ba si Lida. Nandun siya sa kwarto at nakahiga. Nakita ko na talagang matamlay si Senyor. Di nga niya nauwos yung inihain ko sa kanya na pagkain niya. Kung ganoon, talagang nagdamdam si Senyor dahil hindi siya sinunod ni Roland. At naulit ang paglusob ng mga rebelde sa kanila. Ano naman ang magagawa ni Senyor kung nangyari ang di niya gusto sa grupo ni Roland? Oo nga, Aling Paula. Kahit ano kasi ang sabihin niya kay Roland, ay di pinapansin ni Roland. Alam mo si Lida, meron ng sariling desisyon si Roland. At di na niya dapat diktahan si Roland. Dahil nasa hustong kulang na siya. Kahit na ano ang dais niyang gawin, ay di ni mapipigilan ni Senyor, si Rona. Kumusta na kayo, Daddy? Bakit nakahiga po kayo? Ano bang masakit sa inyo? Alam mo naman, Roland. Hindi ko kayang marinig ang mga pag-atake ng mga rebelde. Talagang nanghihinakot nag-aalala sa'yo. Eh, talaga, Daddy. Hindi na kayo nasanay sa klase ng trabaho ko. Talagang kasama sa trabaho ang pilig ko sa buhay. Pero kapag hindi ka tumigil, baka mamatay ako sa takot. Si Daddy naman, huwag kayong ganyan. Eh, kung hindi mo mahal ang Daddy mo, sige, babayaan mo na ako. Kaya ko naman ito eh. Alam ninyo, Daddy, alam niyo kung gaano ko kayo kamahal. Pero huwag po ninyo akong pilitin kung sino ang pipiliin ko. Sa trabaho ko o kayo, Daddy.
Di ko kayang talikuran ang aking sinumpang tungkulin. Roland. Hanggang kailan kaya maiintindihan ni Señor Sebastian ang pinasukan na serbisyo ni Roland? Mga kaibigan, sundan bukas sa pagpapatuloy ng ating dulang tinamagatang Ideolohiya! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Jun Cabato, Robert D. Guzman, Amy Diaz, Oscar Ora, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, sa panulat at direksyon ni Amy Diaz. Ideolohiya! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo, Philippines.